Hello guys! So what's up, what's up? So welcome back sa aking YouTube channel. So syempre nandito tayo ngayon sa Taurus Bike Shop para silipin itong kanilang bagong dating na sabihin na natin semi group set kasi wala siyang brake set eh. So semi na lang natin na group set. Ito guys yung Alivio. Ayan, so sabi sa akin upgrade to sa mga naka-Altos dyan at Acera pero hindi kayang bumiling pa muna or kulang pa ang budget pagdating sa Diore. Ayan. So tamang-tama sa inyo itong Alivio Semi Group Set. Ayan, biglang ganyan. So guys, mag-overview lang tayo guys, unboxing. Tingnan natin kung ano yung mga parts na nandito sa aking harapan. So syempre, tingnan natin, unahin natin dito sa kanyang kadena. Ayan, so Shimano Alivio chain na 9-speed. So, tingnan natin. Sabi sa akin kasi, lahat daw ng Shimano, walang, tawag daw, missing link. So, tama nga, guys. Wala talagang missing link. Basta Shimano chain. So, bahala kayo kung gusto nyo i-recta to na connection or gagamit kayo ng missing link. At kagandahan pa ng missing link, madaling maglinis ng kadena. Pagka kasi nakarekta, ang hirap eh. Diba? So, ito yung first na ating tinilip dito sa ating semi group set na Shimano Alivio. So, syempre, ang partner ng kadena, itong kanilang cogs na Shimano CSHG201-9. So, ito yung 11 to 32 teeth na cogs. By the way, guys, ito ay cassette type na. So, buksan natin. Ayan. So, syempre, ito yung pinakamaliit na chain. Yung 11 teeth yata to kasama yung kanyang lock. Tingnan natin. Ayan. So, 11 teeth nga. Saka 13 teeth. At the same time, kasama yung kanyang lock. Ayan. Ito, guys. So, nakita niyo ba? 1. Ito yung 13 teeth. Ito yung 11 teeth. Saka ito yung pinaka-lock. Hindi ko lang tawag dito guys. Lock ring yata ito. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. So ito yung kasama niya. Then tingnan natin yung iba pa dito. Labas natin. Ilabas natin ang kaluluwa. Yun. Then guys, titimbangin natin to kung gaano kabigat. Ayan. So labas ko lang sa kahon guys. Tapos kuha tayong timbangan. Tingnan natin kung gano'ng kabigat siya. So, lahat na ilalagay ko guys. Yung 11 teeth, 13 teeth, saka itong body. Body tatuwagin natin ito eh. Katawan to eh. Ayan. Tingnan natin kung gano'ng kabigat to. 402 grams guys. 402 yung kanyang cogs na 9 speed. 11 to 32. Again guys, 402 grams. Pero since nandito na rin naman tayo sa timbangan guys, subukan natin timbangin tong kadena. Nandito na rin naman tayo, di timbangin na natin. Yung kadena niya guys, tumitimbang siya ng 284 grams. Ayan, 284. Hindi ko alam guys kung may mas magangpang kadena. Ayan, first time kasi natin magtimbang ng kadena. So ngayon lang tayo nagtimbang ng kadena. Ayan. So, tapos tayo sa kadena. Then, dun sa ating cogs. Ang gaganda nito, guys. Promise. Parang pag gumawa ko ng Shimano, parang solid. Parang ibang klase talaga siya, oh. Then, next. Dito tayo, guys, sa ating bottom bracket. Buti pa tong Shimano. May BB. Ayan. So, paano ba binubuksan to? Guys, bottom bracket, SM-BB- ano to? SM-BB-52. Ayan. So, SM means Shimano, BB means bottom bracket. Tama ba tayo? Oo, yun nga, nagets ko lang guys. Shimano chain, CN chain, HG53. Yan, yung HG hindi ko alam yun. Guys. Tingnan natin yung bottom bracket niya guys. Ayun, meron siyang 1, 2, 3, 4 na spacer. Tama ba ang bilang natin guys? 4 na spacer guys. 1 millimeter. 2 mm saka etc. Hindi ko alam yung ibang millimeter ito guys. 4 na spacer. Siguro bahala na si mekaniko kung paano niya gagamitin tong spacer na yan.
Then, bakal itong kanyang baby, guys. Yung ibang nakikita ko. Hindi, aluminum to. Aluminum. Sir, aluminum, no? Tama, aluminum nga, guys. Yan, sealed bearing tayo, guys. Lodi, oh, sealed bearing, oh. Ang ganda nito, guys, oh. Ayan. Ah, ito, guys. Meron siyang plastic dito sa may bandang gitna. Ito yun, oh. Yung kulay itim. Tapos, ang ganda ng baby niya, guys. Cooler. Color. Alloy siya. Alloy, Lodi. Yan. So, timbangin natin itong kanyang baby. Tingnan natin kung gaano kabigat ang kanyang bottom bracket. 48 grams. Then, 90.3 grams. So, estimated ko 91 grams kasama itong spacer. Ayan, 96 grams pala, guys. Kasama yung spacer. Ang gaang nito, guys. So, 96 grams. Iba talaga pagdating sa bottom bracket. Ayan, oh. So, ayan, guys. So, mabubuo na yung ating semi-group set. Next, ito tayo, guys. Front derailleur o yung FD niya. Yung Shimano FD dash M. 3100-M. So, ang haba. Basta yung FD lang naintindihan ko dyan. Front derailleur. Ayan. Tingnan natin. Ang ganda ko talaga ng GoPound, guys. Oh. Promise. Ang sarap mag-unboxing. Lalo na pag sa'yo, no? Diba? Ayan. So, ang makikita natin sa loob, syempre, manual. Ano to? Spacer para sa FD. Oh, spacer nga to, guys. Ilalagay. Ito yung i-clamp mo sa seat tube. Itong dalawa na to, guys. Meron siyang number 8. Yan. So, yung kapal siguro to. Tapos, syempre, itong kanyang pinaka-mismong FD. So, ang ganda talaga ng quality, guys, ng Shimano. Basta talaga Shimano. Ayan. Tapos, may nakalagay dito, Indonesia. Ayan. Ganda. Tapos, ito, guys, oh. Ito madalas kong inahanap sa mga Shimano, lalo na sa FD saka sa RD, yung ganitong sticker. Kasi ito yung guide kung gaano kataas yung ngipin ng ano ng yung chainring. Yan. So, timbangin natin 'to. Ganda nito, guys, promise. So, kung nakaganito gamit mo, sarap gumamit ng bike. So, itong pinaka FD lang nito, guys, 142 grams. Ito ay 157 grams kasama itong spacer. Lahat-lahat. Sama natin lahat-lahat, guys. 165 grams. Kasama itong spacer dalawa. Tapos itong pinaka FD niya. Ayan. So, tatlo na lang yung natitira. So, huli na natin yung pinakamalaki. Sabi nga nila, main event yan. Ayan, main event itong pinakamalaki. Ito na natin. Alivio or D. So, kung may FD ka, syempre, meron kang RD. So, terno dapat yun. So, base sa aking pagtatanong, guys, itong FD na to, kaya niya hanggang 50 teeth basta meron kang goat link. Ayan. And, yun. Ganda nito, guys. So, wala nang laman. Hindi kagaya nung FD may kasamang spacer. Ito, wala na talaga. RD lang kasama niya, guys, oh. Ang ganda, oh. So, ang haba na ito. Ang ganda. Cool oil, kulay itim lang siya, guys. May nakikita akong Alivio, gray and black. Pero itong Alivio na nasa harapan natin ngayon, guys, so yung in-unboxing natin, ay all black talaga siya. Ayan. So, titimbangin natin. Ito nga pala, guys, yung manual. Siyempre, dapat magbabasa palagi tayo ng manual bago natin install yung ating mga binibili para alam natin kung tama o yung ginagawa natin o hindi. Ngayon, kung hindi tayo sure, pwede naman tayo magtanong. Yung bigat ng ating RD, guys, 272.9. Sabihin na natin 273 grams. Ang ganda nito, guys, promise. Oh. So, kung papipiliin ako sa 11 speed na gamit ko ngayon, na L2, tapos sa 9 speed na Shimano Alivio, ay, syempre, alam na natin ang sagot. Sa Shimano tayo, kahit 9 speed yan. Di ba? Iba ang quality ng Shimano. Ayan, so, Shimano RD na Alivio. Ang ganda nito, guys, promise. Imasin muna natin. Mukhang magkaroon tayo nito. Ayan.
So, dalawa na lang ang natitira, guys. Dalawa. Ito na muna natin. Shifting lever. So, kung mapapansin nyo, guys, Altus yung kasama ng ating semi-group set kasi wala na daw stock. So, ito yung binadala ng supplier. Pero, merong Alivio talaga na shifter. Pero, dito sa package na to, itong package na to dito, guys, sa Taurus, ito yung kasamang shifter na 9 speed. Yeah, so tingnan natin ngayon yung Altus. Yeah. So sabi sa akin Altus Tourney, Altus, Acera, tapos Alivio, then afternoon yung Diorina. So pwedeng-pwede pa rin naman tong Altus na i-partner dito. So pag binuksan natin to, guys, dalawa lang ang makikita natin. Ay, hindi, marami pala. Dalawang shifter. Ayan, guys, nakikita nyo. Shifter na may kasama na siyang cable. Ayan. So, ibang-iba yung cable na... Ibang-iba talaga yung cable niya, guys. Kesa dun sa mga nabibili, oh. Itsura pa lang, oh. Kalidad na kalidad na talaga, guys. Ito yung ano niya. Left shifter, yung 3-speed. Tapos, ito, guys, yung right shifter niya na 9-speed. So, terno talaga si Altus saka si Alivio kasi since pareha sila na 9-speed. Tapos meron ka pa makikita sa loob. Siyempre, meron ditong cable housing. Tama ba ako dun? Cable housing na Shimano. Tapos, siyempre, manual. At yung ano tawag yung nilalagay? Nilalagay sa dulo ng cable wire, guys. Basta yun na yun, yung aluminum, yung kiniklip. Hindi ko lang tawag dun eh. Ayan. So, ayun yung kasama sa ating Altus na shifter. Ayan, ganda guys. So, syempre, dito na lang tayo sa last natin, no? Ayan, ang ating BB. Ay, BB tuloy. Yung crankset. So, guys, dito tayo sa pinakamalaki. Ito yung pinakamain event. So, yung crankset niya, Shimano front chain wheel FC-MT 210-3. So ito yung guys na walang kasamang chain ring. Ayan, nakalagay naman guys, oh. Wala siyang kasamang chain ring. 170mm 40x30x22 or 40x30x22. So buksan natin. Ayan, so ngayon lang talaga ako, guys, nagbukas ng Shimano na parts. So, ibang-iba yung feel ng Shimano parts compared dun sa ibang nabuksan ko na parts ng bike. So, ito yung non-drive side yata tawag dun. Yung crankset na non-drive shaft. So, timbangin natin to, guys. grams. Itong kanyang non-drive, kung doon nagkakamali doon, guys. Meron siyang branding na Shimano dito. Ayan. Matte black ang ating kulay. Tapos, syempre, ano pa ba makikita natin dito? Ang kanyang pinaka... Ito, yung drive side niya. Tama pa tayo doon, guys. Yung drive side na crank arm. So, tabi muna natin to. Ayan. So, sa una kong kita, guys, ang ganda ng kulay niya. Matte black. Tapos, ito, guys, yung nakaribit yung mga chainring. Kaya pala, without chainring na nakita ko dun sa box, non-removable and non-replaceable yung mga chainring niya. Na, siyempre, Hollowtech yan, oh. Ayan, nakita niyo ako. Ayan, 40 yung pinakamalaki. 30 yung pinakagitna, then 22 yung pinakamaliit. Ayan, ang ganda nito, guys. Promise. So, tamang-tama to sa 32 teeth na cogs. So, hindi ka mabibitin to sa ahon kasi meron ka namang 22 dito sa chainring. I-turn mo pa dito sa 32. Hindi ka talaga mabibitin dito, di ba? So, 27 speed itong semi-group set na to. So, timbangin natin to. Itong drive side. So, ayan guys, titimbangin lang natin to.
700 grams to, guys. Ayan. So, 700, nasa 250 to. So, sa kayong bottom bracket, nasa 250. So, estimate natin, nasa more or less 1 kilogram yung crankset niya. So, ang gaang nun compared sa ating, yun sa mga naka-square tapered na crankset. So, ang kulang na lang dito, guys, ay brake set. Ayan. Sir, tama ako, no? Brake set na lang kulang dito, no? So, brake set na lang kulang dito. Matatawag mo na siya na group set. Ayan. So, isa-isayin ulit natin, guys. Siyempre, ma-avail nyo itong semi-group set na to dito yan sa Taurus Bike Shop. Siyempre, itong kanyang crank set. Na, siyempre, guys, made of aluminum yung kanyang crank arm. 170mm. Ayan. Tapos, yung kanyang chain ring, ayan. Na, nakakalimutan natin kasi gandang-ganda talaga ako dito sa group set na to, guys. Yung chainring niya, guys, bakal. Bakal, di, yan. Yan, bakal. Pero yung crank arm niya, alloy. Alloy, lodi, di ba? So, syempre, meron tayong crank arm. Meron tayong BB. Ayan. Meron tayong shifter na Altus. Meron tayong kadena. Syempre, cogs na HD. Ayan, Hyperglide, kung hindi ko nagkakamali. Tapos, RD. And then, FD. Ayan, so ang ganda nito, guys. Ayan, oh. So, sa mga gusto mag-upgrade na kanilang semi-group set dyan, from Tourney, Altus, Acera, pero wala pa kayong budget pang Diore, so tamang-tama sa inyo itong Alivio na to. And guys, nagkakahalaga to. Ito, to. Lahat ng pinakita ko sa inyo, ayan, nagkakahalaga to ng 7,500 pesos lang. Ayan, kita nyo naman, guys. So, ang mura ng ating semi group set. Ayan, guys. So, yan. Nadinig ko, meron daw palang generic or fake na Shimano. So, ingat kayo sa pagbili. Siyempre, bili kayo dito sa mga trusted na bike shop. Kagaya dito, siyempre, sa Taurus Bike Shop. So, nakakasigurado kayo na genuine and original yung Shimano na mabibili niya. So, meron talaga ako nabalitaan ganun na, especially sa RD, meron daw na fake na. Ayan. So, guys, hanggang dito na lang ang ating video. Ayan. So, huwag kalimutan pindutin ng like. At syempre, mag-comment na rin kayo, guys, kung ano masasabi nyo dito sa ating pinakita or overview na semi-group set na Shimano Alivio. Ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang contact number, saka Facebook link and Google Maps sa mga gusto mag-avail nito. And by the way, highway, guys, alam ko tumatanggap sila ng shipping, guys. Kayo ang magpapabook sa mga shipping app para ipaship itong mga item na to. So, hindi na kayo pupunta dito. Ayan, no? Napakadali nang maka-avail ng ganitong group set. So, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button, guys. Road to 6,000 na tayo. Kaunting-kunti na lang, guys. Kaunting-kunti na lang. So, di ba? So, ganito lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!